Nagdudulot ng kalituhan sa mga Palawenyo ang mga patakaran sa pag-uwi ng returnees sa mga munisipyo ng Palawan. Magkakaiba muna kasi ang mga ipinatutupad na safety at health protocols para makauwi. May ilan na pinapayagan na walang RT-PCR test basta mayroong maipakitang travel authority, habang may ilan rin na kinakailangan pa na mayroong maipakitang negatibong resulta ng RT-PCR test bago tanggapin sa kanilang bayan. Pero pagdating sa barko o eroplano, magkakasabay naman ang lahat ng returnees kahit magkakaiba ang bit-bit na dokumento. At para maging organisado, nitong Enero at 13, nagpulong ang binuong health cluster ng Provincial Task Force COVID. Nirekomenda na gawing unified o pare-pareho ang protocol sa buong Palawan. Ang buod ng mga napag-usapan ay una, nire-recommend ng health cluster ng RT-PCR test before ng boarding sa either eroplano or sa barko. So, it's more on validation na lang para mas mabilis, hindi na sila tatagal. Sa mga bayan ng Coron, El Nido at San Vicente na binuksan na ang domestic tourism, ay ganito rin ang dapat na sundin. Mayroon pa ring 14-day quarantine habang ang pagsusuri sa katibayan ng dokumento ay isasagawa pa rin sa Barangay Irawan, Puerto Princesa City bago ililipat sa mga munisipyo. This is applicable naman sa lahat eh. Tourism, yung mga returning residents, yung mga APOR, lahat ng inbound travelers ay sakop nito. So kung dati ay wala tayong hinihingi na test before boarding, ay iba ay pwedeng sumakay ng barko, it's just yung travel authority lang. Ngayon ay i-re-require natin yung RT-PCR test. Hinihintay na lamang ang draft ng executive order na aprobado ng chairman ng Provincial Task Force upang mailabas na ang pinal na unified protocol sa Palawan. Plano na ring magsagawa ng online coordination portal ng Palawan upang mas maging mabilis ang transaksyon ng mga dokumento. Samantala, sa huling tala ng PDRRMO Palawan, 5 na lamang ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Palawan. Tigi-isa mula sa Agutaya, Coron, Cuyo, Aborlan at Bataraza. Kristel Dorado, Alpha News, Philippines.